Hello, good afternoon guys. So, welcome back sa ating channel. So, yan, kumusta po ang lahat? So, ngayon na ay December 12, 2022. So, 1:12 PM po ng hapon. So, meron tayo dito i-refer. So, hindi ko lang i-show yung pangalan. So, Taguig City po tayo. Pero ito ay galing po siya ng Nagcarlan, Liliw, Laguna. Nagcarlan, Laguna. So, nakalagay dito. Actually guys, napuntahan ko na itong Nagcarlan na ito kasi taga San Pablo City ako eh. Karatig lang ito ng San Pablo City. San Pablo City, Rizal, San Pablo City, Rizal Laguna, Nagcarlan, then Liliw. Ayan, magkakasunod yun eh. Papuntang Santa Cruz. Ayan, so alam ko yung lugar na ito eh. Nakapunta na ako dito sa Nagcarlan eh. Nagre-repair ako dito dating G-service lang. Nung ako eh, ano pa, in piece hardware no, in CP pa, troubleshooting in servicing. So ngayon sa board level na tayo. So GPU ang ating i-repair. GPU, alam ko GPU to. Ang guys, hindi na natin pakita yung pangalan. Kasi yung ibang customer, huwag tayo pakita yung pangalan. Yan. So, may laman ba? Oops. Nakita. May papel. So, this is a Gigabyte. Nako. Ito ang pinaka-head 8 ko, guys. Gigabyte. Sirain kasi, guys, itong Gigabyte. Itong gantong modelo. Sirain to guys, kaka-re-repair ko. Naggawa ako kanina. Hindi na naman nagawa yung ganitong modelo. So, yung Gigabyte. Pero, subukan natin. Try and try. Pero, pag ito'y dead, ay patay tayo dyan. Kasi, this is a AMD chip. So, parang nagkailan pa naman. 30 days warranty. Day 2020. Isang buwan lang. Parang ano siya, may mga plaques siya guys. So, hindi ko sure alam. So, inspection nga natin. Tingnan natin. Ano ito? Plaques o... Hihi, amoy nga natin. Parang hindi naman siya flux guys. So wala siyang IC dito. Na-repair na ito guys. So galing na rin siya sa repair. So, napalitan na yung ano, ito napalitan na. So, liquid damage siya before. So, may mga plaques na siya. Thank you.
So, testing natin. Kung ano yung missing, ano yung nawawala. Ay, check mula pala natin kung may shorted. So, not shorted. So, not shorted naman. Alamin natin. So, let's power on. So, chip is not heating. So, no sign of heating. So, dead na naman to. So, ito pag mga dead po ito guys, kung ganito, mahirap ito. La ang GP, ano kasi itong Gigamite, pag dead lahat, pati dito. Yan, dead siya. Dead din siya dito. Yan, lahat yan ay dead. So, ang buhay lang dyan, 12 volts. Hmm? Namatay pala. Ano ba ibig sabihin? Matay ba? O hindi naka-on? So, power on. Hindi naka-on pala. So, buhay. 0.9. 0.9. 1.5. So, may init ang chip. May display ba o hindi? So, patayin natin. Kasi kung may sira ang chip. Yung mga plaques na siya eh. Ang problema, ito yung sakit ng Gigabyte. Ng ganito. Pag nasira ang chip, dead lahat ito. Hindi kagaya dun sa ibang AMD na GPU chip. Buhay pa yung mga ganito. Yung 0.9, 0.8, buhay siya. 1.5, buhay. Pero yung ganitong series ng Gigabyte, yun yung masakit sa kanya. So, power on. Iinit po kaya ulit. Parang hindi na. Yan. So, ito yung sakit niya. Ng ganitong modelo. Ayan, ayaw na mag-hit. Naka-warm na lang siya, guys. Ayaw niya mag-hit. So, ayaw niya mag-hit ng ano, GPU chip. So, alin na wala? 0.9. So, nawala yung core. Meron din pala. Okay, yung 0.5 niya. Meron, gumagana. Pero yung hit niya, ayaw niya mag-hit up. So, as you can see, yung thermal camera. So, yan siya. Siyang display. So, tatry natin to BIOS. Kasi, pagbuo. So, as mapansin nyo, hindi umiinit ang kabila na to ng chip. Parang hindi siya umiinit. O, ganun lang. Pero buhay guys yung supply. So, hindi siya naka-heat up masyado ang chip. Nakahawakan siya. Tapos dito, overheated tong side na to. Itong tatlo. Sirain kasi yung ganitong modelo eh. Ito yung sakit ng ano, AMD na gantong yung ganitong modelo ng ano, Gigabyte. Ito yung sakit. Point eight, 3.3,
Ayan, uminit na yung GPU chip. Pero wala siyang display. So, nag-flash siya ng BIOS. So, buhay yung mga ano niya. Parang may nawala lang dito sa dulo na to. Yan. So, hindi ko alam kung may tinanggal siya. Ang model nito ay wala na yata itong backplate. Oo nga, walang backplate. RX 570 8GB. Overheated yung chip niya pero wala siyang display. So, pinalas yung BIOS. So, susubukan natin. Three point three. See, 3.3. Wala siyang display. So, wala. So, refresh natin yung BIOS. Kailangan natin i-refresh yung BIOS. So, ang number nito ay 431. Emmanuel, si Sir Emmanuel. Napanood, nahihiyan ng pusa pero nagawa nyo pa rin. Ano, nahihiyan daw ito ng pusa? Ano yun, pusa talaga? Ihiya ta na po. Pero hindi siya. Hindi siya may pusa. Ah, may ihi. So, nalinis na siya. May mga plaques na kasi siya. Ibig sabihin ay na-repair na. No display siya eh. Complete voltage. Tanggalin natin yung ano. Replash natin yung BIOS. So, sabi niya kasi, napanood niya daw sa YouTube. Yan, so Gigabyte ito, RX. So, change natin yung name. Gigabyte. RX 570 yata ito. So, hindi nabasable yung ano eh. RX 570 Gaming, 8GB. 8GB. 8GB, ayan ang daga. 5. So, yan. Carlan Laguna. So, flash muna natin yung BIOS.
Kunin ko lang yung BIOS dito para sa BIOS. So, micron ang memory. Micron. So, micron ang memory. Kunin ko lang yung BIOS ko. AMD. So, gigabyte. X570. 8 GB. So, micron ang memory. Natin siya. So, naihihiyan ang daga pero galing na technician. Ay, natanggal na resistor. So, galing ang resistor na yan. Dito tayo dyan. May natanggal na resistor. Oreo Flash. Oreo Flashing. Read. So, yan, na-read na natin. So, backup muna natin siya. Share screen natin. So, na yung dinownload kong BIOS na wala. Yan. So, 0505. Screen. Alright, backup. Save natin. Backup. Gigabyte.
RX 570, 4 8 GB Micron. Yan. So, open natin. So, gigabyte. Zero five zero five. Gigabyte 0505. Nasaan na? Ito siya. So, right. Okay. So, done. Hinang ko lang siya, guys. So yan, try natin kung magdi-display. Sino display siya eh? Hindi ko alam binago niya yung BIOS nito. So tingnan natin. Let's power on. Gana ba siya? May display ba siya? Asa ka na? Camera. May init yung chip pero walang display. So we need to turn up. Okay, overheated na yung chip niya. Pero ayaw niya mag-display. So, try natin ang ano naman, ibang cord naman. Try natin ang HDMI. Display port muna. So, power on. Check natin kung mag-display. Display ba? Wala pa rin. Overheated na yung chip pero no display. Can we try sa ibang port? Power on again. Okay. No display pa rin. Power up. So may natanggal na isang resistor. Baka isa yun sana.
hanggang dito eh. Sana ba yan? Ibang line to. Dito yata to. Balik muna natin to. Liquid damage. So, wala pa naman tong ano. Tong video card na ganito. Walang board view. Try natin. Power on. So still no display. Power on. May init yung chip niya pero no display. Parang may nawawala dito. Nawawala yung IC sa likod. RX570. Meron tong IC dito eh. Meron nakalagay dito. HDMI ulit. Bakit siya walang display? Power on. Saksak naman. May init siya, may init. Pero no display. Kompleto eh. May voltage din yung ano niya. Memory. 1.5. So, kailangan pag-aralan. Kompleto voltage. So, nahihiya ng daga.
Wala pa naman tayong icing na ito. May pinalitan dito, may flux dito eh. Flux siya eh. Hindi siya may ihi. Sabi ihi daw ng daga. Hindi naman ihi ng daga yung nakamay ko. Flux na siya, nalinis na siya eh. May supply naman ng Bicol eh. So, okay yung kanyang PWM. So, possible dito tayo focus sa ano. Dito tayo magpo-focus. Kakaraga naman yung bias niya. So, di natin masasabing sira yung bias. Good naman. Okay naman.
ito. Kailangan natin ito i-check. Assembly mo kahit may problema. Sa ano yan eh. Ports. Checkan natin yung ports. So, tester. So, ports. So, ports. Oh. No reading on ports. So, ports clock. Plus. Minus. So, yung ports natin, wala. So, ito guys, turo ko sa inyo. Paano tinetester yung ports. Wala akong nakikitang reading. I think yun yung problem. First. Ayan. Dito kasi may first. Ayan. So, dito. 1. Tapos yung number 2. Plus clock. And negative clock. So, yung kabila. Yun yung first na tinatawag. So, wala siyang reading. Kita nyo, as you can see. So, ibig sabihin may problema yung ports nyo. So, yung ports. So, ano yun natin to? Dito. Focus tayo dito. So, nag-refresh na tayo. May backup naman tayo, kaya. May backup naman tayo nyan. So, yung ports. So, galing na yun sa technician, guys. So, tayo ang titira. Ito yung ports. Hindi gumagana yung ports niya. Tanggalin natin. Ah, ito ay ano, engage plus minus. Pwede nyo itong i-direct kung walang pamalit. Yeah, as you can see. So, the problem is yeah, not connected. So, damage. Yeah, this is an engage. May tawag dito sa ports engage. So, yun yung wala. Ports. Humiinit yung jeep natin eh. Ay, nasa na? Tumalsik. Pero never mind. Kaya ka tumalsik. So, meron tayo dyan. Marami tayo dyan. Nakatago sa baul. So, ayan siya. Linisin lang natin siya.
So wala tayo sa donor. So na ito na ang support ng donor. Ating mga customers. Donated by our customers. Donor board. So pinakabalingit na pyesa. Ayan, so kunin natin to. Ayan siya guys. So hindi na pwede yung ano eh. Nag-burn na kasi yung isa. Sayang lang tayo ng ano. Sa baba. So, tanggalin natin. So ayan, connected po siya guys. Sana'y gumana. Sana'y maging success. So, chip is shooting. All voltage is complete. So, secondary power sequence. No problem. So, mainit pa yung chip. Kailangan natin ayusin ang chip. Palamigin ko muna.
Such visited. So, na-replash natin. Kasi, basta gano'n kasi, umiinit kasi guys yung chip. Tapos, kompleto naman yung power circuit. Tapos, wala naman nawawala ang pyesa. Tapos, wala naman corroded na pinapakita. Na ibang pyesa. Ano rin siya. Yung mga pins, kompleto. Yun, buo naman yung mga pins. So, yun, so hindi natin na-tester kanina yung first reset. P-reset. So, P-reset. PE reset. First ang tawag dun. First. Ito siya guys. So, ganito siya. Meron pala tayo dito. First. Yan. PE reset. Ito yan. Ito to guys. Ito pala. Meron pala tayo dito. Kung may ginawa nga pala ako kanina. So, ito pakita ko sa inyo. Short natin. Nasa na memory. Ah, memory. Screen. Ayan to guys. Yan, ito yung ginawa natin. 7 ano. Yan. Yan yung problem niya. Switching. Ano yan? 3.3 volts, 3.3 volts. Actually, pwede siya i-jumper. Sa laptop kasi gina-jumper to eh. I-jumper. Kasi yung ano niya, yan. 3.3 din naman kasi ito eh. Connected dito dun sa B-core 1.8 saka 0.8 volts. Connected siya itong yung line na ito. Ito. Ayan. Pag ginanon nyo kasi ito, ito yung P-reset na yan. Yan. 3.3 yan. Hindi pa. Hindi yata pala. Paano 3.3? Parang mali. Parang nakalimutan. Ano nga yun? Ito ba yun? 1.8 ito eh. Itong isa. Sana yun? Ito, 1.8. Yung 1, tapos 6 yung nawawala. 6. Yes, 3.3 nga yung 6. Ito itong per reset na to. 3.3 yan. Pwede mo yung i-jump. Itong 6 na to. Yan. Ganyan yung ni-refer ko kanina eh. Ano isang araw yata yun. So, yan. So, sharing lang yun. Sana hindi pa natin alam kung gagana. Sana'y gumana. Para okay. So, yan. Pwede na siguro malamig. Okay na siya. So, saka natin siya kiklining. Kasi nalinis na siya, guys. Tapos, galing na siya sa technician. So, may mga plugs kasi, guys. May ginalaw dito, guys. Ito. May plugs dito. Plugs. Yan. Tapos, yung B-Core IC niya, pinalta na. To. Yung GS... GS7103 yata yun. O GS7301. Yan, something ganun. Tapos yung bias, nireplace na din nung gumawa. Yan, siguro technician yata yung customer natin. So, I don't know. BR reset. Actually, may nagawa na ako nito mga ganitong issue. Sa kalimitan, liquid damage. So, yung ganitong modelo, guys, ay wala kayong makikita sa mga vlogs. Yung ganito yung pan, dual. Sira to, guys, yung ganitong modelo. Wala kayong makikita nito sa, ano, sa mga vlog sa YouTube. Kahit mag-search kayo ng model, wala siya. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nabablog. Ayan. So, papalitin na rin ang kanyang thermal pad, pero kailangan ng approval ng customer. Kung magpapapalit siya o hindi. At I think marunong yung customer kaya baka siya magpalit. Kaya balik lang natin yung dati. May dumi na siya.
Try natin. So, gamitin natin ay... Ayan, HDMI. Okay? So, lagay natin sa power na natin. Para kita yung ano. Paron. Yun lang, hindi minute. Nangyari? Ayaw minute. Anong kulang? Ayaw niya mag-ano, guys. Harap. Bakit kaya? So, sira ba yung ilagay natin? Ayusin natin. Paron. Ayaw, yun na niya. So, ayaw niya. Yung issue. Ayaw. Sabi, meron na siya. Pero ayaw naman ngayon. Aminit ng chip. Bakit kaya? So, what's the problem? Ayaw talaga gumana. Paron. Wala yung mga voltage niya. Wala, dead. Tanggalin natin ulit. Baka sira yung napalagay. Ayaw niya gumana.
Bakit kaya? Try natin sa iba. Meron pa dito. Try nga natin ang wala kung iinit. So, bakit? Bakit kaya? Anong reason? Baka siya yun? Bakit siya dead? Ayun, uminit. Nuluko ko ah. Ah, so, lagay natin dito. Baka sira lang yung nakuha natin. Subukan ko umorder nitong piyesa na to. Masyado siyang malinggit eh. Tingnan natin, baka shorted. Buzzer sound tayo. So, baka shorted yung mga ano kasi nag ano na siya ng liquid eh. So, tingnan natin. Okay, this is a 3.3. 3.3 and this is ground tayo. Okay, so ground 3.3, 3.3, 3.3. So baka sira lang. So try natin. Hindi naman baliktad yung kabit natin kanina. So ganito ang kabit niyan.
Palamigin ulit. Sana'y gumana. So, isang oras nating pagre-repair. Medyo matagal pag-repair pag mag-video eh. Mas mabilis kapag walang video. So, nakakarami agad ako. So, kailangan lang natin videohan ito eh. Para may thrill. So, running for 1 hour. 1 hour na yung ating video. So, i-cleaning ko pa yan guys after gumana at mag-display. Sana gumana siya. Pwede na siguro. Try. Check natin. So, mamaya natin i-plug. Ah, diretsuhan na. Sige, plug na natin. Kung magdi-display or hindi. Okay? So, let's power on. Yan, uminit. So, baka may display. So, check natin bench. Display ka, please. So, yan lang. Still walang display pa rin. Pero may init ang chip. Power up. Wala pa rin display ah. Wala pa rin. Wala pa rin display. Plug naman na maayos. So, wala pa rin. So, kakalungkot. So, yung pagkakasunog, medyo matindi-tindi yung pagkakasunog eh. Baka natamaan ang chip. Still no display. So sad. So check natin mabuti. So, ayusin ko na. Pag wala pa rin to, sa chip ang sira nito. Try natin ayusin. Sana yun? Press. Nag-press pa.
Press na naman ang ano. Activate. Activate. Nagalaw. Ha? Ay, naglulok yung ano. Camera. Activate. Activate. Yan. So, posibleng ano, dito lang to eh. Wala namang iba. Okay. Wala namang problema ito, iba eh. Dito lang ang ano na ito. Problem. Kasi pag ano talaga, hindi gumana. Chip problem na. Wala ako nakikita ng ibang ano eh. Problem. Ako nakikita ang ibang issue. So, pag ano, eh, chip na. I-declare natin na chip na ang sira. Complete voltage, walang missing. So, wala ako nakikita ang ibang missing. So, pag wala pa rin, na-replace na yung BIOS, na-replace na rin yung ano. So, napalitan ko na yung, yun lang yun, end gates. So, mahirap talaga ang ganito mga modelo. Pag wala pa. So, babay na. So, chip. Sira. So, umiinit naman siya, guys. So, umiinit. Pero walang signal. Pag ganito, kailangan kasi oscilloscope. So, wala tayong oscilloscope eh. So, wala. Wala ang pag-asa. So, try na to HDMI again. Na-replace ko na yung BIOS. Check ko na. Wala na may ibang issue. Tataka ako sa ganitong video card. So, sirain kasi itong video card na guys. Ngayon mga ganito. RX 570 series. Tapos, RX 580. Yung 8GB, 4GB. Sirain yung guys. Yung mga ganito yung heatsink. Huh? I-check ko. Wala pa itong ano eh. Naihiyan lang doon ang tagay. Mula pa nung ano. Yung pagkakaano niya, hindi pa napapalitan ng thermal paste. Wala nang bilhin. Ayan. So, yun lang yun eh. Yun lang naman yung corrosion. May corrosion doon sa ano, yung piyesa na maliit na yun. So, yun lang naman yun. Power on. Parang may display. Just wait. Check the... Yun. As you can see, guys. So, may display. Position lang pala. So, inayos ko lang yung position. So, siguro baka hindi lumapat yung position. May display na siya, guys. So, yan. So, position lang nung, ano, nung end gates na nilagay natin. So, sabi ko na nga ba, eh, yun lang talaga yun. So, check natin sa microscope. Position lang, guys. Position ng end gates na nilagay natin. So, yun lang talaga siya. Wala naman iba eh. BIOS, good naman eh. Nare-replace kasi siya na po program. So, ayan guys, lilinisin ko lang to. Then, after cleaning, so, yan na natin siya. I-stress test na. Ayan, okay na siya guys. Ayan, so, Gigabyte. So, sirain yung mga ganito guys eh. So,
So ito ay pinalad pa, isa pa sa pinalad sa ating mga repair. So 8 GB. Sana maging okay. Okay, stress test natin. Balik lang natin. Simbolin ko lang 'to din thermal and then ano, chat ko muna 'yung customer kasi kung papalitan ng thermal pad. Ayan, sira-sira na kasi. Wasak-wasak na. So update ko kayo later for stress test. Okay? So ito na po ang ating update sa ating nire-repair. So magandang araw po sa inyong lahat. So ito na po ang update sa ating repair. So ito po yung ating nire-repair na video card. So ano po ito? Galing na po sa technician. Galing na sa ibang technician. So yung may-ari, nag-decide lang po siya na ipadala sa atin. Then sabi niya, try it daw, naihihan daw kasi ng daga. Dati may display, naihihan ng daga. Tapos yun. Pinadala niya doon sa technician. Ngayon, declared as GPU chip po yung sira. Doon sa akin. Ngayon, sabi niya, sabi ng may-ari. And then kung hindi daw magawa, i-donate na lang daw niya sa akin. Sabi niya, initry mo daw kung magawa. Yun. So may tiwala sa akin yung customer. Bali, nag-donate na rin siya eh. So na-repair naman natin ito. Kaya okay, kahit na ngayon pangalawa tayo sa technician. Hindi ko lang alam kung pangalawa o pangatlo. Basta galing siya sa technician. Yun. Bali, dineklara siya na GPU chip. Pero hindi po GPU chip ang sira niya. As nung nakita nyo sa una nating video, yun. Umiinit ang chip. Kompleto ng voltages. So, naging sira lang. Yung malinggit na IC na yun. So, alaga, yun ay engage po yun para sa kanyang PEX reset. Yung kanyang, ano na yun. Sa PEX reset po yun. Yung para sa display. So, yan. So, ito na po yung running stress test natin. So, ano na po siya? 21 minutes na po siya. Then, yung GPU temperature niya po is 77 degree. Lower lang po yun. Hanggang sa 83, good po yan sa temperature. Pag yan ay tumaas 84 hanggang 90, delikado po yun. Either nakaangat ang GPU chip mo or yung thermal paste mo, luma na, hindi na mag-ano, or may problem na. Yan, pag gano'n. Delikado, masisira ng GPU chip na. Pero yan, so lower lang siya. 77 degree lang. So, napakababa po niya. Napakaganda. Bagong palitan, thermal pad at saka thermal paste po nito. Yan. So, ang gine-repair natin na ito ay Gigabyte RX 570 series. Yan. 8GB DDR5 micron po yung ating memory. 256-bit po siya. So, napakaganda po nito sa gaming. So, malagaan lang po ito ng customer natin. Every 6 months, cleaning, repaste, palit ng thermal pad. Every 6 months. So, yan. So, wala na pong backplate dito. Siguro, baka, hindi ko alam bakit nawala yung backplate. Kasi, ang lahat ng ganitong series po ay may backplate. Yung mga dito kasi, na mga donated sa akin, na gantong modelo, mga ano, marami po backplate nandito. So, yun. May mga backplate. So, ayan po yung ating repair as of today. So, okay na po siya. It's working fine. Ayan. So, eto may binibenta po ako dito na video card. Ayan. Hindi po. So, this is a Asus Strix 8GB po. Yan, baka magustuhan nyo po. Ayan po yung kanyang itsura. Yan, so, bagong palit na po ang ano nito. Bago na po ang GPU chip. Yan, so yan lang. Ayan po ang port. Dalawang DVI. Isang HDMI. Isang DP port. Ayan. So, malinis na. Fully clean na po. Pwede na kayo manalamin. Binibenta ko po ito. Baka gusto nyo bilhin. So, chat nyo lang po ako sa Facebook page. Yan. Asus Strix, maganda, branded po. Ayan. So, ayan lang. So, for patalastas only. So, baka may maibigan lang hanggat hindi pa nabibili. Ayan. So, ngayon ay December 12, 2022. So, malapit happy holiday po sa inyong lahat. So, malapit na ang holiday. Ayan. So, magmuli, ang inyong lingkod po ay magpapaalam na ang video card repair, workshop picks. So, ayan. So, para sa mga bagong salta pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. I-like nyo na rin po yung aking mga videos. Then, i-share nyo po sa iba kasi marami po pong hindi nakakaalam. Yan. I-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga in-upload nating video. Ayan. So, ayan. So, see you on the next my video. Bye-bye. Hanggang sa muli. Bye.